Ang kalat ah. Kanina pa tulog. Kahit anong ayos ko sa table ko. Kaya makalat talaga. Teka lang. Ito mga todo. We are going for. So. May mga ilang item pa akong hindi pa dumating. Pero ito pa lang yung dumating ngayon. Okay. Soldering mat. Silicone to mga tolga, okay lang siyang mainitan. Pero siyempre, hindi naman abuse na direkta sa apoy. Ibang ba, naghihinang ka lang direct na nakapatong dito, okay lang yun. So, ayan mga tolga. Meron pa akong mga kulang na isang item na binili ko. Na wala pa dito. Ayan. Going pro mga tol. Tayo lang dito yun. Okay na. So, may mga lagayan sa dito ng mga parts. Medyo makaligas-gas siya sa akin pero okay lang. Smooth yung rubber niya pero may mga napifeel akong para mga dust. Lagay natin dito yung project. Tapos may isa pang kasama yun ito. Ano ito eh? Liquid flux, no clean. So, isa to sa mga gamit pang solder. So, going pro. Ano sa lalagay? Diba? Tapos hindi dito yung soldering iron natin. Kaya lipat ko dito yung soldering iron pero kasi lalaro yung mga bata eh. So ayan mga tol. At meron pa tayong isa pang yan box. Which is so mga tol, this is a yan unbox natin. This is the main event ng pag-unbox. So ito. Ano dapat yan box dito? Hindi dapat. Ano na. Maliit na naman yung box niya mga tol. Para yung so ito mga tol. Aukidi. Isa sa speaker ng mga handheld console ngayon sa Asia. So yan po. Yan, yellow siya. Yellow at itong kulay lang naman natin. Hindi ko ganang trip so pinili ko yung yellow kasi mas familiar yung yellow sa mas common siya sa mga Game Boy Pocket, Game Boy Color at saka sa Nintendo Switch. Kaya siya mga tol. Oh. Nakikita mo para mga gasgas dun. Ano ba yan? Ayun o. No? Ayun ko nakikita niya mga tol. Kung nag-reflect ba? Parang may gas. Eh nakikita niya ba? Parang may gasgas. Ah meron siyang cover. Thank God. Di ko gagalawin yan mga tol. May cover siya. Alam ko pinili ko to. Meron tong kasama SD card. Ayun meron. Okay. So, on ko na. So bago pala i-on. Yung battery niya kasi laki lang ng Nokia. Na regular battery ng Nokia. Which is good. Daling palitan. Mura lang yung battery. So power on off dito. Slot ng SD card. Oh, USB-C charging port. Ito yata yung sa... Oh, tama. USB-C charging port. Tapos, sa earphone jack. Volume rocker. Ito maganda. L1, R1, L2, R2. Tapos merong lanyard na pwede malagyan dito. So, on ka na. Ayun. Familiar ako dun sa boot niya. Parang sa... Beat Boy lang. Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Family Computer, Super Family Computer, Game Gear, Sega Master System, Sega Mega Drive, PlayStation 1, Neo Geo Pocket, Wonders 1, PC Engine, Arcade, CPS, Neo Geo, MAME. So yan po yung mga kaya niyang
i-emulate. Which I also pray na ito mga game to na preloaded eh. Walang open bore. Walang open bore mga tol. Wala, okay lang din. So, yun yung settings niya. Home. Try natin sa Game Boy muna tayo. Meron siyang 221 ROMs from A to Z. Hindi siya alphabetical order masyado. Malakas din yung ano niya. Dalawa yung speaker niya dito. Ayos. Yung iba sabi, isa lang daw speaker eh. Pero dinig ko dalawa eh. Dinig ko dalawa yan. So pag pinindot ko pala to, menu yan. Kasi na yung adjustment ng brightness nito. Ato sa volume. Pag pinindot ko yung select, combination button siya, select. Pag pinindot ko yung B, habang naka-hold yung select, may hina. Pag pinindot ko yung A, habang naka-hold yung select, lumalakas. So, pag pinindot ko yung Y, habang naka-hold yung select, oh, ayaw humina ng ano. Ayaw humina ng brightness. Ano yan? Kamiya ka na figure out. Kaliparin muna natin itong ano. Viewing angles, di ko gaganunin. Viewing angle decent siya. Malinaw, parang IPS din. Oh, medyo malikot yung D-pad. Ano? Medyo malikot yung D-pad mga tol. Mukhang kailangan ko pa siyang linisin o ayusin. So, liquid ko na yan. Medyo malikot yung D-pad eh. Pag pindot ko dito, kusang napipindot dito. Game Boy Color, para ma-check natin gano'ng karaming ROMs. So, Game Boy Color, meron siyang 100 ROMs. Okay. Di sa akin gano'ng material kung maraming ROMs ang Game Boy o Game Boy Color. Kasi madali lang i-download dyan mga tol. Walang trick na kailangan dyan. Ang gusto kong mapuno itong Game Boy Advance, itong Neo Geo Pocket, yung Super Famicom, at saka yung Neo Geo, itong Arcade at Mint. Ito lahat ng mga to, sa baba. Yung mga yan. So, Game Boy Advance, check natin. Meron siyang 110 ROMs. Okay lang din yung mga ROMs na nandito. Try natin Shaman King. Malakas yung volume na no. Try ko hinaan. Malakas talaga. Shaman King. Ayaw talaga mag-adjust ng brightness. Ay talaga mag-adjust ng brightness. Shaman King mga tol. Sorry, may naalala akong game na gusto kong itest dito. Family computer, tingnan natin. Yun. Family computer, meron siyang ang daming ROMs ha. 400 na. 500. Wow! Mukhang puno itong family computer, mukhang kompleto. Meron siya 713. Yung kage na yan, tignan natin. Family computer ito mga tol.
So moving on tayo sa Super Famicom. Super Famicom, marami mga games. So A to Z ang ROMs na nandito. Nasa 270 ang lahat ng ROMs ng Super Famicom. Try ko tong favorite ko. Super Famicom, mga tol, is Japan version. So, kung gusto niyo laruin lahat ng Super Nintendo, huwag niyo laruin ang Super Famicom. Laruin niyo yung SNES or yung Super Nintendo Entertainment System. Sa Japan kasi Super Famicom siya. Nagawa ko lang din yung pindot ng kay Rayo. Nangalo. Moving on, mga tol. Game Gear, tignan natin. Hanggang 40 lang yung naka-load na ROMs dito. So, try ko dito ito na lang. Bakbakan. Ayan, mga tol, Street of Rage. Sikat na sikat to nung 90s. Ang rival nito sa Game Boy, yung Double Dragon. Too bad, yung Double Dragon, maganda yung part 2 niya. Yung part 1 medyo okay, yung part 2 okay. Yung part 3 yung hindi ako fan na. Sega Master System. 99 ROMs. Try ko nga itong Action in the Line of Fire. Pag pinindot ko yung select, nasa menu ako. Maganda rin din ito. Ayan po, Master System. Mega Drive, meron siyang 104. Magbis. PlayStation. Wow, ang dami ha. 20 ROMs, mga tol. Itong PlayStation, mga tol, ang isa sa mabigat na i-emulate ng ganitong klase ng device. Kahit nyo, 20.
Ang palagay nyo, nasa yung ibang ROMs dito, nasa 1 gig o higit pa. Mabigat yun. Medyo may hiccup. Diyan natin yung hiccups niya. Ah, diyan wala. Medyo may hiccups yung PS1 mga tol. Kasi ito yung pinakamabigat na i-emulate niya eh. Yung Geo Pocket. Meron siyang 51 ROMs. Parang ang bagal ah. Parang ang bagal niya mga tol. Bagal siya. Exit na ako dyan. Wala ako alam dito sa dalawa na to. Pero tignan natin kung may ROMs. So 99 ROMs. So 99 ROMs. PC Engine 99 ROMs. Ito isa sa favorite ko. Tignan natin kung maraming ROMs. Oh, ang daming ROMs. At meron siyang mga box art which is good para madali ko na makita kung anong game yung nandun. Meron sa 99 gig. Wala. Ang galing ah. Kabit agad. Hindi ko mabigat yung D-pad dito sa game na to. Meron itong ano. CPS Capcom yan. Ah!
Geo Geo. Ntar selagi ngatur. Kaliktad. So ito yung B.O. yung jump, dapat ito yung fire eh. Nasa A yung fire. So yun yung Neo Geo mga tol. Wala rin nakalagay kung marami yung ilang ROM, pero marami siya. Ito namang main. Plus na tong main. Medyo minamadali ko mga tol kasi sobrang haba yung video. So mga tol, walang ROM sa main. Wala siyang ROM sa main. So ito ka lang puputulin yung video mga tol. Ayun, lobat na. Orange na siya. Ay mga tol, sa susunod na video, yung mga device na to, para lang sa demo ng gameplay nila. So yan po siya, yung Pau Kiddy na game na to. Okay mga tol, ingat kayo. Salamat po sa pag-watch ng video. Bye bye. Huling hirit para. Hindi ko nakita yung box. Hindi ko na ipakita yung box kung lamang sa ilalim. USB-C yun lang manual, yung makailangan ng manual. Ayan mga tol, medyo meron pa yung isigan.